Hello guys, welcome to my channel. Sa mga bago, welcome po sa ating channel at i-subscribe to my channel at huwag kalimutan ng bell button para update kayo sa mga susunod kong videos. So ngayon ang pag-uusapan natin, nakita nyo na naman sa title, kung paano bang tataas yung ating subscribers, legit to at hindi to scam ha. Pag sabihin nyo scam. So bibigyan ko lang kayo ng tips guys. Kung paano ba dadami yung subscribers nyo. Siyempre, pantay siya. Viewers, then subscribers. So, number one, mag-isip ka ng content na merong information yung gagawin mo. For example, mag-search ka sa iba't ibang YouTube channel kung ano yung mas mataas yung trending ba? Yung parang trending na mga videos. Tapos, search ka doon kung ano ba yung mas may mga information na yung may matututunan na content. Marami naman. Basta yung mga paano ba gumawa, how to, kasi yun yung mas pumapatok ngayon lalo. Maraming gustong matuto ng mga bagay-bagay. So kailangan ang content mo is informative. May mga information na makukuha sila, may matututunan sila. Okay lang naman yung mga entertainment, yung mga daily vlogs, okay lang yun. Pero okay siya, kikilala ka na, marami ka ng subscribers, pwede yun. Pero kung nag-uumpisa ka lang, may hirapan ka na. So kailangan, mapansin ka na meron kang content na talagang may matututunan sila. Yun ang technique dun para isa yun sa umangat paunti-unti yung subscribers mo. So number two naman, siyempre, nakagawa ka na ng mga information, informative na vlogs mo. Number two, maging continuous yung upload mo. For example, kung kaya mo ng everyday vlog, why not, diba? Mas maganda yun. Pero dapat, siyempre, kung puro information yung vlog mo, dapat malawak din yung isip mo na dapat araw-araw kang meron. Mag-iisip ka ng pang-araw-araw mong vlog na about informative. So okay yung magiging araw-araw ka kasi napapansin nyo ng mga subscribers mo na active ka lagi, meron kang bago, so may excite sila na manood sa'yo. At yun, magugulat ka na lang unti-unti, maangat-angat na yung subscribers mo at mga views mo. So yun yung number 2 guys. At ang number 3 naman, communication. Siyempre, dapat meron ka ring contact or communication sa mga subscribers mo. For example, may mga nagko-comment sa'yo, replyan mo sila or i-like mo, i-heart mo para alam nila na nagre-response ka, hindi ka mag-response sa mga comments nila. Isa rin yun sa nagpapalapit sa mga viewers or subscribers na subscribe ka at hindi sila alis sa'yo. At yung number 4 ko naman, consistency. Tama ba yun? Yung parang Tagalog. Parang ano? Kung ano yung naumpisahan mong i-vlog, dapat tuloy-tuloy na yun. Huwag kang mag-iiba ng content. Kasi minsan, ito, based on my experience, kasi ako, nag-vlog ako pa iba-iba. So parang, hindi siya napapansin ni YouTube para i-recommend sa iba. Kasi si YouTube kasi guys, kung di nyo nalalaman. Kapag yung content mo ay maganda, for example, for tutorial siya at dumadami yung views mo, minsan nire-recommend siya yung mga content mo. So magugulat ka na lang, pag inopen mo yung YouTube, lalabas na agad yung video mo na nag, for example, tumaas na yung views. Isang asset mo yung para dumami na dumami yung subscribers mo. So maging yung content mo, kung ano yung inumpisahan mo, ituloy-tuloy mo yan. Yun at yun lang ang gawin mo. Para alam ni YouTube kung ano ba yung niche mo. Yung talagang laman ng ginagawa mong content. Yung panghuli, syempre, isa rin sa nagpapadami ng subscribers natin yung mga social medias. Tulad na Facebook, Twitter, Instagram, yan. Messenger, yung mga pagsishare-share nyo, yan, isang nakatulong din yan sa pag-angat ng subscribers natin. Pero syempre, may disadvantage din yan, guys.
For example, share ka ng share. Tapos, subscribe lang sila ng subscribe. Pero hindi sila nanonood. So, kasi may requirements tayo sa para ma-monetize ang ating mga YouTube channel. Hindi agad natin makukuha yan kasi, oo, nandun na. Nakapasa tayo sa 1,000 subscribers. Kasi marami tayong subscribers eh. Marami kang na-share eh. Pero yung watch time mo, hindi umaangat kasi andun lang sila, nakatingin lang sila, nakasubscribe lang. Hindi sila nanonood. So, ang ano ko lang, ang advice ko lang guys, maganda yung natural na nag-subscribe sa'yo kasi pag nag-subscribe sa'yo yung mga yan, automatic, panonoodin nyo yung videos nyo. Kasi natural siya nag-subscribe sa'yo eh. So, parang, ano ba naman, explanation doon. Sinubscribe ka para panoorin ka. Hindi sinubscribe ka para pinilit mo na magsubscribe sila. Parang ganun. Tsaka paano ko guys sasabi na legit? Based on my experience guys. Kasi natutunan ko rin to dun sa isang halala ko yung vlogger na ganun yung ginawa niya. At ayun niya. Positive. Naging mabilis yung angat ng channel niya. At na-monetize siya. Then ayun. Nagugulat nga ako kasi imbilis niya umangat na wala siyang ginagawa. Wala siyang share-share. Nasa content talaga guys. Legit to, legit. Kumbaga content mo dapat ay pagandahin mo. At may information talaga na matututunan. Sa unang-una guys, unahin mo information. Then pag umangat-angat ka na, medyo tumaas na yung subscribers mo, okay na, monetize ka na, pumapasok ka ng entertainment. Kasi may manonood na sa'yo. Pag umabot ka ng mga 100k or something na subscribers, doon ka na mag daily life vlogs. Yo, sigurado may manonood na sa'yo. So, yun lang guys. Yun lang yung tips ko para na naibigay sa inyo. Sana may natutunan kayo. At please subscribe to my channel at huwag kalimutan ng bell button para update kayo sa mga susunod ko videos. So, cellphone lang inamit ko guys, hindi na ako na GoPro. So, hanggang sa susunod na vlog. Susunod na video, ingat tayo lahat at God bless.